Magandang gabi po at magandang umaga naman sa iba nating mga kasama na nasa ibang panig ng mundo. Tayo ay muli po na magsasagawa ng ating pag-aaral ng mga salita po ng Diyos. At tayo muna ay tatayo, mga kapatid at mga kaibigan, na tayo mananalangin. Dakilang Panginoon, alam namin sa bawat sandali, oras, minuto ay nanganganib kami sa kamatayan. Subalit nagdaan ang mga oras at halos isang araw na naman kung iyong luloobin ang iyong ipinagkaloob sa amin, puno ng biyaya, patuloy na binibigay ang buhay. Salamat po, Panginoon. Salamat po ng marami sa iyo. Kaya naman kahit sa maliit na gawain gaya ngayon, mag-aaral kami ng salita mo, ay pinipilit namin, hinahangad namin, inakaasam-asam namin ito sapagkat ang mga salita mo'y nakapagbibigay sa amin ng pag-asa. At dahil sa aming pananampalataya ay lalo kaming mapapalapit sa iyo na itong ibig po namin sa bawat sandali po ng aming buhay. Salamat po. Salamat ng marami. At sana sa gagawin po namin pag-aaral, ipagkaloob mo po ang iyong banal na Espiritu, Ama, upang maging maliwanag sa amin ang iyong mga salita. Ito ang sama-sama naming sampalatayan. Maasa kami na pinatawad mo na rin ang aming mga pagkakasala. Sa ngalan po ng iyong bugtong na anak, Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Mga kapatid at mga kaibigan, gayon na lamang na nagpapasalamat sa Ama sapagkat buhay pa tayo hanggang ngayon, ano? Kung wala tayong buhay, paano tayo makapag-aaral, di ba? Kaya napakahalaga na bawat sandali na tayo po ay makapagpasalamat sa Ama. Ano? Kung hindi man sa panahon ng ating Bible study, sa bawat sandali po, saan man tayo nandoon, ang mga lumilipas na oras, araw sa buhay natin, ipagpasalamat natin. Ang gaya ng ating paksa dahil sa pananampalataya. Alam kong alam ninyo na iba ang pananampalataya sa paniwala. Iba ang kahulugan ng pananampalataya sa paniniwala. Gaya po ng ating ni-research doon sa isang website na ang pamagat ay askanydifference.com. Ang sabi rito, faith is a divine trust in a thing or a person, while belief is a mental state in which trust is placed in something. The word faith is used for depicting religious values, whereas belief is used in the general state. Faith is all about a strong trust in religion, while belief is less strong than faith. Kaya kapag ka ating kinuha ang buod nito sa Tagalog, ang pananampalataya isang banal na pagtitiwala sa bagay o sa isang tao. Samantalang, yan ang pananampalataya. Ang paniniwala po naman ay isang estado ng pag-iisip ng tao ng kanyang pagtitiwala ay inilagay niya sa isang bagay. Ang salitang faith o pananampalataya ay ginagamit po ito para mailarawan ang religious values, ang kahalagahan ng ating reliyon o ating paglilingkod sa Diyos. Ano? Samantalang ang paniniwala ho ay isang pangkaraniwan lang na estado yan. Ika nga, yan ay everyday living natin, nagagamit natin, ako'y naniniwala, di ho ba? At alam naman natin na yung pong pananampalataya ay isang mga bagay na hindi naaabot ng ating mga sentido. Ang paniniwala naman ay yung nakapatay lang sa ating mga five senses. Smell, sa ating katinig, sa ating pong nakikita, nadarama, naamoy. Pagka ang isang bagay ay hindi naabot ng ating mga sentido, natin doon ay
salita ay pananampalataya. Ganun pa man mga kapatid at mga kaibigan, ang paniniwala at ang pananampalataya ay hindi pwedeng paghiwalayin yan, sapagkat ang paniniwala ay lalong nagiging matatagpuyan at lalong nagiging totoo ang paniniwala pagka yan ay nasa tamang pananampalataya. At kapag ang tao ay may tamang pananampalataya, ay lumalakas ang kanyang loob sa harap sa lahat ng kanyang pinagdadaanan habang tayo po ay pinagkakalooban ng Diyos ng buhay. Kung tayo po ay walang pag-asa, eh ano pa ang silbi natin? Kaya alam nyo, dahil sa kawalan po ng pag-asa, may mga taong magkakaroon ng depresyon. Katulad ng alam natin dito sa Amerika, mga mayayamang mga artista, hindi man ilan lang sa kanila, hindi na makaroon, ay napakamatay dahil sa kawalan po ng pag-asa. Dito sa banda sa amin, dito sa Jacksonville, ay kung maaaring nabalitaan o mababasa din ninyo na may ilang pulis na nagpakamatay, bumaril sa kanyang sarili, eh dahil po sa mismo sa tapat ng headquarters nila sa Jacksonville, ay dahil sa siya may sakit, nawalan siya ng pag-asa, nagpakamatay. Kaya ang pag-asa mahalaga. Subalit, dapat nating bigyang diin ang pananampalataya sapagkat kaya lang tayong may pag-asa kung tayo po ay may pananampalataya. Alam po ba ninyo, mga kapatid, na ang ating pong pagiging tao sa buhay na ito, kung sa ganang atin lang, mga kapatid, wala ho tayong silbi. Wala ho tayong halaga. Pero kaya lang po tayo ay nagkakaroon ng pag-asa dahil sa tayo po ay may pananampalataya. Kaya ang totoo, kahit yung bukas, hindi nga natin alam eh. Hindi ho ba? Kaya ang buhay natin, walang katiyakan talaga eh. Pagdating sa uri ng buhay na ating taglay. Oh, gaya ng sinabi nga ni Santiago, doon po sa Santiago, ang sabi, paano malalaman nyo kung kayo buhay pa bukas? Kaya ang ating buhay po, talagang ito ay isang kaloob ng Diyos sa atin. Salamat sa Diyos. Pero buhay na paano may pasimula, eh may wakas po. Paano po ito inilarawan ng haring si Solomon? Ang karupukan ng buhay, ang buhay na ating taglay, mabuti basahin na natin itong nakasulat sa mga maral. Sa siya sa 9:12, ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po natin ito, mga kapatid. Pero hindi niya alam kung kailan darating ang takdang oras. Yan ang oras ng pagpapahamak ng tao. Ang niya, tumutukoy sa tao po yan eh. Tulad siya ng isang ibong nabitag o ng isdang nahuli sa lampat. Biglang dumarating sa tao ang masamang pagkakataon na para siyang nahuli sa isang patibong. Sino po itong nagsasalita po riyan? Yan ay si Haring Solomon. Ang sabi niya, ang tao, hindi natin alam kung kailan darating ang takdang oras. Yang oras na sinasabi, yan ang binabanggit din po ng Panginoon Diyos sa 139:16 ng awit. Nang sabi, bago pa man tayo ipanganak, nakita na ng Diyos ang ating mga buto, ang ating kabuuan. Kanya nang isinulat sa isang aklat ang itinakdang araw ng ating buhay. Kaya, kung mayroon ng itinakdang Diyos na oras o araw ng kamatayan natin, kaya, anumang sakit mayroon tayo, mga kapatid, huwag nating katakutan yon. Sapagkat hindi tayo mamamatay dahil sa sakit eh. Di ho. Ang sabi nga, kung kailan tayo pinanganak, doon na nag-umpisa ang countdown hanggang sa takdang oras o araw ng kamatay ng tao. Sa ano ay tinulad po, ayon po sa ating binasa, ang buhay ng tao? Ang sabi po riyan, tulad siya ng tao, buhay ng tao, ng isang ibong nabitag o ng isdang nahuli sa lambat. Kaya may nabibitag na ibon, kaya mayroon pong nahuhuli sa lambat na isda. Sapagkat hindi ho nila alam, ganyan itinulat ang kamatayan ng tao, ang buhay ng tao.
Sabi pa nga, biglang dumarating na masamang pagkakataon na para siyang nahuli sa isang patibong. Di ba may pagkakataon na mga hindi natin inaasahan dumating ang pangyayaring ganito para tayong natula. Di ba? Di ba ganyan ang mga nahuhulog sa patibong? Nagbibigla, nagigitla. Ganyan ang karupukan ng buhay ng tao. Ganyan po ang kawalan ng katiyak ng buhay natin taglay. O? Kaya mga kapatid, atin pong pag-aralan naman ang itinuro ni Job. Ano? Paano niya itinuro ang karupukan at kahinaan ng buhay ng tao? Pakinggan po natin dito sa Job. Next slide. Ganito pong ating mababasa. Ang buhay ng tao ay maipili lamang at puno ng kahirapan. Di ba totoo ho yan? Dati, ang pinakamatandang tao ay si Matusalim. Di ba? Ang tanda niya, halos 1,000 taon na siya nabuhay. Pero sa aklat ng awit, sa panahon natin, ang buhay ng tao, umabot ka ng 70 o 80 mahigit dahil sa kalasan. Pero 70, okay na eh. Di ba? Kaya mga kapatid, yung araw na yan na ibinibigay sa atin ng Diyos na yan, mahalaga yan. Ang sabi ang buhay natin sa panahon ito, ang buhay ng tao maikli. Totoo naman talaga eh, di ba? Bukod sa maikli, ipunong-puno po ng kahirapan niya. Hindi natin maikakala po yan. Hanggang tinatawag na sabi nga realidad na tumutugma sa tunay na pangyayari. Totoo naman eh, maikli na buhay natin, puno pa ng kahirapan. Ano pa sabi? Eto. Ano itinulad ang buhay natin ayon kay Job? Ang katulad nito ay isang bulaklak na namumukadkad pero agad nalalanta. Totoo naman po yun. Di ba? Ang isang bulaklak ay namumukadkad pero kaagad-agad naman nalalanta po yan pagka tinamaan na ng init ng araw. Katulad din ito ng aninong biglang nawawala. Di ba ang anino ng tao biglang nawawala? Pagka wala akong wala ng araw, wala ng liwanag, nawawala yung anino ng tao. Ganyan ang karupo ang buhay ng tao eh. Kapag pinutol, ito, inihambing ni Job ang buhay natin. Mas maigi pa yung puno ng kahoy, tingnan ninyo. Kapag pinutol ang isang puno, may pag-asa pa tumabuhay at tumubumuli, di ba? May tawag dyan sa English eh. Ang dulo ay ting, oh, sa wikang English. Bahala na po kayo. Pagka pinutol ni po yung isang bahagi ng puno ng pinutol yung isang bahagi ng puno at saka inyong itatanim ho yan, may pag-asa mabuhay at tumubong muli. Totoo ho yan. Kahit na matanda ng ugat nito at patay na ang tuon, tutubo ito muli na parang bagong tanim kapag nadiligan. Totoo ho yan. Pero tingnan niyo buhay ng tao. Pero kapag ka ang tao ay namatay, mawawala na ang lakas niya. Pagkalabot ng hininga niya, yun ang wakas niya. Kaya sa ano ipinakita, inihambing ni Job ang buhay ng tao. Ngayon ay mas maigi pa kaysa buhay natin. Katulad ng pinutol ang isang, kapag ka pinutol ang wikang isang puno, ang pinutol na yun, may pag-asa pa ito mabuhay at tumubong muli. Kahit ng wika, matanda na ugat nito at patay na ang tuon. Tutupito muli na parang bagong tanim kapag nadiligang. Which is totoo, di ho ba? Siguro ginagawa niyo yan sa backyard niyo. Meron kayong mga taniman doon, di ho ba? Pero kapag ang tao, eto sabi niya, ang tao ay namatay, mawawala na lakas niya. Ang kalabot na hininga niya, yun na wakas niya. Totoo naman eh, di ho ba? Kaya yan ang larawan ng buhay natin. Sa harap ng katotohanan yan, na ganito karupok ang buhay na ating taglayan mo, eh kailangan malaman natin kung ano ang dapat natin gawin sa buhay nating taglay habang tayo po ay binubuhay ng ating Panginoong Diyos. Pero alam niyo mga kapatid, dito ho sa buhay na ito ay napakalayo na agwan na mayaman sa mga dukha, na mga nag-aral sa hindi nag-aral. Kaya, pero, mga kapatid, kailan lang, walang sabi nga, wala hong equality. Wala hong pagkakapantay-pantay. Diba? Pero saan lang po tayo magiging kapantay ng mga matatalino at mga mayayaman ha? Pakinggan po natin itong mga ngarangle. Nuwebidos, next slide. Ganito ang kasulat, mga kapatid. Sa mga ngarang, Nuwebidos, what? Iisa lang ang kasasapitan ng lahat ng klase ng tao.
doon tayo magkikipantay ng mayayaman. Lalo yung mayayaman ngayon, ang matuwid at ang masama, ang tama at ang mali, ang malinis at ang marumi, ang naghahandog at ang hindi naghahandog. Pareho lang ang matuwid at ang makasalanan, at pareho lang din ang sumusumpa at hindi sumusumpa. Ito ang hindi maganda sa lahat ng nangyayari dito sa mundo. Iisa lang ang kasasapitan ng lahat. At hindi lang yan, kundi pawang kasamaan at kamangmangan ang iniisip ng tao habang nabubuhay. At pagkatapos ay mamamatay din siya. Habang may buhay tao, may pag-asa, may kasamihan nga, mas mabuti pa ang buhay na aso kaysa patay na leon. Mga kapatid, kailan natin magiging kapantay lahat ng uri ng tao? Kailan magkakaroon ng equality? Dito pa lang sa buhay na ito, pagdating sa kamatayan, hindi pwedeng bilhin at sabihin, "Hoy, kamatayan, lumayo ka." O, "Hoy, kamatayan, itong kabayaran, milyon-milyon, huwag lang akong mamatay." Hindi pwede yun. Pagdating po ng taktang oras, kay mayaman ka, kay malaking bahay mo, kay maraming lupain, etc. pa. Pag namatay tayo, pare-pareho tayo. Sabi nga, iisa lang ang kasasapitan ng lahat ng klase ng tao. Kaya, ano ang sabi pa riyan sa ating binasa? Eh, ang tao at wika habang nabubuhay eh. Diba? Ay iniisip ng tao yung kamangmangan, kasamaan. Hindi man lahat ng tao, pero yan ang normal na takbo namin sa mga tao. Puro akin. Kaya mga tao gumagawa ng kasamaan dahil po sa kanyang hilig, kanyang isipan ay napunta roon sa panglaman. Pero ang sabi po rin sa bandang huli, habang may buhay ang tao, may pag-asa. Ano ibig sabihin? Galing ho yan sa salitang, you know, mga taong kasama ng ginagawa, ang isipan nila ay kamangmangan. Pero mamamatay din na. Kaya habang may buhay, may pag-asa. Pag-asa ano? Tayo makagawa ng tama. Bakit? Pagka namatay na tayo, eh, kawawa ho tayo. Matutupan sa atin yung sabi nga, may kasabihan nga na sabi, mas mabuti pa ang buhay na aso kaysa patay na leon. Leon nga, ipatay naman. Maigi pa yung aso buong na buhay. Katumbas na, mas maigi pa yung ipis na buhay kaysa aso na patay. Parang ganun din yan eh. Kaya habang tayo may buhay, kailangan pahalagahan natin ang buhay. Hindi lamang yun. Kailangan din natin malaman ang dahilan kaya tayo nilikha ng ating Diyos. Ano ba ang dahilan kaya tayo nilikha ng Diyos? Alam kung alam na natin, maglingkod tayo sa ating Panginoon Diyos. Kailangan tayo ay magkaroon ng pananampalataya. Hindi sapat ang paniniwala. Kailangan may pananampalataya. Para ang paniniwala ay matyak natin na tama, kailangan sinusuhayan po yan ng tamang pananampalataya. Harapin natin ang totoo, mga kapatid, kagaya ngayon sa panahon natin. Ah, itong COVID na ito ay 2019 pa, 2020, 2021, 2022. Isa ito sa matatala sa kasaysayan na isang pandemyang chronic, panghamahabang panahon. Nang sabi nga ng iba sa ngayon ay pagka ito ay naging pandemya ito, di ba? Pagka ito ay naging bahagi na ng buhay natin, mga kapatid, siguro mula ngayon hanggang sa darating pang panahon, paggamit natin ng face mask, ay tuloy-tuloy po yan. Naging bahagi na ng ating buhay ito. Kaya wala katiyakan pa rin eh. Alam niyo kung ang tao ay, ang talino niya ay talagang gayon na lamang na kanyang namababasa ang darating na mangyayari, eh bago pa sumapit ang 2019, dapat nakagawa na ang tao ng vaccine at nasa field ng kalusugan, may medisina, di ba? Pero yan ang kahayagan na nang dumating ang COVID-19, eh tarantarantang mga nasa medisina para sila ay makaimbento ng vaccine para po makontrola itong paglaganap ng pandemya nito. Matagal pang panunan, nagtagalan sila ng konti bago na imbento. Katunayan na,
tao walang alam, parang nahuhulog sa isang patibong. Kaya itong nangyayari ngayon sa ating buhay ay naging karaniwa na. Ano, matay ba si ganito? Palitin matay niya. Wala, baliwala na sa tao eh. Pero nung umpisa pa lang nang mangyari ito noong 2019, ako talagang, ano, COVID, ikinamatay. Talagang ang mga tao, talagang. Takot na takot. Pero ngayon, takot din tayo. Pero naging pangkaraniwa na ho. Matay dahil sa COVID. Nasa Biblia pa yan? Na ang sabi nga, iba ay namamatay, ang iba ay daan-daan, libo-libo. Mabuti basahin natin yun. Next slide, sister. Ganito ang ating mababasa sa Salmo. Pakinggan po natin. Tiyak na ililigtas kanya sa bitag ng masasama at sa mga nakamamatay na salot. Hindi ba salot itong pandemya nito? Kahit libo-libo pa ang mamatay sa paligid mo, walang mangyayari sa iyo. Yan pa rin nasa Biblia na matagal na yung salot mo at maging hanggang sa ngayon. Kasi ang sabi niya, history repeats itself. Ang nangyari noon, nangyayari din sa panahon natin. Ngayon, hanggang sa pagwakasan ng mundo. Walang bagong bagay. Ang sabi nga, kahit libo-libo pa ang mamatay sa paligid mo. Alam niyo sa ngayon, ay aking ni-research, ang namamatay na ho ay nasa 5.7 million dahil po sa COVID-19. Yan ho ang katotohanan na ang tao, kung ang ating pag-uusapan ay tayo lang sa ganang ating sarili at wala tayong pananampalataya, mawawalan po tayo ng pag-asa. Mawawalan po tayo ng pag-asa. Kaya dahil sa pagsiklab nitong talagang pandemyang ito, ay ano ang ginawang aksyon ng gobyerno ng Amerika. Diba? Ito mabuti, basahin po natin itong isang referensya. Next slide, reference natin. Ay mababasa po natin ito. Okay. Washington, D.C. as of March 2, 2021. Ang taong po ito. The United States government has made little progress in stemming the rise in poverty and inequality during the COVID-19 pandemic, Human Rights Watch said today. The government should take urgent action to address the rights of millions of people suffering the compounded economic and social impacts of the pandemic. Sa Tagalog ho, ang pamahalaan ng gobyerno ng Estados Unidos, yan ang Amerika, ay bahagyang nakagawa ng pagsulong upang subuin ang pagtaas o paglala ng kahirapan at hindi pagkakapantay-pantay sa panahon ng COVID-19 na pandemya. Sinabi ito ngayon ng Human Rights Watch. Ang pamahalaan o ang gobyerno ng Amerika ay dapat kumilos kaagad upang tugunan ang mga karapatan ng milyong mga tao na nagdurusa sa pinagsamang pang-ekonomiya at pang-epekto ng pandemya. Yan ang ibinunga ngayon sa Amerika na kinikilala na pinakamayamang bansa sa buong mundo. Mayaman din sa utang. No? Alam natin po yan. Isipin ninyo. Diba? Babahagya lang ang nagawa ng gobyerno ng Amerika para i-address itong dumalalang kahirapan sa equality. Hindi ho pantay-pantay ang pagtrato sa pasyente. Ayon po yan sa Human Rights Watch, o isang pag-uulat. Ang gobyerno ho ay dapat kagiyat ay gumawa ng aksyon para malunasan ang paghihirap. Gaano karami? Milyon-milyong mga Amerikano rito sa Amerika dahil po sa pagdanas ng pinagsamang pagbagsak ng ekonomiya at saka yung lipunang epekto, no? Yung impact ng pandemya. Kaya ngayon ang ating sitwasyon, mga kapatid. Tumitibok-tibok ang puso natin. Nabubuhay pa tayo. Sa harap ng ganitong sitwasyon, mga kapatid, eh ang tanong natin ngayon ay ito, ano ang kailangan nating maunawaan ayon kay Apostol Santiago? Santiago 1:24, next slide, ganito nakasulat. Mga kapatid, magala kayo sa tuwing dumaranas
kanyo ng mga pagsubok sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Kaya isin niyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay niyo. Ang buhay natin, ito'y binubuo ng positibo at negatibo, magagandang pangyayari at masasama. Yan ang pagbuuan ng buhay natin. Harapin natin ang totoo. Kaya nga ang sabi ng apostol na si Santiago, nananawagan siya sa mga kapatid. Ano sabi niya? Mga kapatid, magala kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok. Kaya kung sa iba, nawawalan sila ng pag-iyak, nawawalan sila ng pag-asa, madali silang panawan ng pagtitiwala sa Diyos. Pero tayo, habang tumitindi ang pagsubok, lalong lumalakas ang dapat na maging taglay natin pagtitiwala, pananampalataya sa ating Diyos. Bakit tayo? Ano nagagawa ng maraming pagsubok sa ating pananampalataya? Nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Kaya pagka tayo ay nagdaranas ng mga pagsubok, at sabi nga ng mga doktor, pagkatapos nitong mikro na ito, may mga kasunod pang mga variant na hindi natin masasabing ang magisabi na nga po yan ang nasa medisina. Di ho ba? Kaya, kung silang nasa field ng medisina, silang nag-aaral sa mga nangyayari noon, eh siguro, paniwalaan din natin. Ang sabi nga, mas maigi na yun, tayo nakahanda sa worst, di ba? Naka-gear up na tayo, nakagayak na tayo. Pero bilang mga lingkod ng Diyos, ang atin pong dinadanas na mga pagsubok na yan, ay atin pong tiisin yan. O sapagat ang pagsubok ang siyang magsisilbing daan para maging ganap at walang anumang pagkukulang buhay natin. Kumpleto buhay natin. Ay mabuti at may masamang nangyayari. At masama, tataga natin loob natin. Diyan po, lalong tatatag ang ating pananampalataya. Kaya ang ating tanong, mga kapatid, bakit napakahalaga ng pananampalataya? Oh, iba ito sa paniniwala. Ang pananampalataya ay mayroong definisyon, mayroong pahayag yan ng Biblia. Ito, pakinggan po natin sa Hebreo 1:3, next slide, ganito nakasulat. Pakinggan po natin. Ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. Ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Dahil sa pananampalataya ng mga ninuno natin, kinalugdan sila ng Diyos. Dahil sa pananampalataya, alam natin na ang sanglibutan ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya ang mga bagay na nakikita natin ay galing sa mga hindi nakikita. Bakit napakahalaga po ng pananampalataya? Ano kung mayroon tayong nabasa kaninang referensya para ipaliwanag ang kaibahan ng faith doon sa belief, paniniwala, kaibahan sa pananampalataya, mayroon din talatiniga, mayroong ibinigay na kahulugan ang Biblia mismo na tungkol dyan sa pananampalataya. Ano sabi? Ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. Alam nyo, dyan mayroon tayong pwede isingit dyan eh. Next slide po, pakinggan natin, and then we will go back to Hebrew 11:1-3. Next slide muna, 2 Timoteo 4:6. Si Pablo may inaasahan eh, na yan din ang inaasahan natin. Ito sabi niya, sapagkat ako'y iniaalay na, ng panahon ng aking pagpanaw ay tumating na. Buhat ngayon na ay natataan sa akin ang utong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon, at hindi lamang sa akin kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Mga kapatid, ang sabi kanina sa ating binasa, yung pananampalatay, katiyakan sa mga bagay na mangyayari, hindi nakikita, mga bagay na magaganap pa at inaasahan natin, si Pablo ng Apostol. Kaiglesia natin yan. Miembro nga lang siya sa unang grupo ng iglesia. Alam ba niyo kanyang inaasahan? Ang inaasahan niya, yun din ang inaasahan natin.
Kapalis yung inaasahan ng iba, kailan daw kayo maliligtas sa araw ng paghukom? Eh tayo po ay gaya ng pag-asa nitong si Pablo. Ano sabi niya? Sabi ni Pablo sa bandang huli, buhat ngayon. Malapit na siyang mamatay. Hindi pa siya namamatay. Pero buhay na buhay pang isipan niya. Buhay pa siya, pero nakatitiyak na siya. Sa kanyang pag-asa, makamit niya talaga. Ano sabi niya? Buhat ngayon. Natataan sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapatukom sa araw na yon. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Hindi araw ng paghukom niya. Yan ang pagpapakita ng ating Panginoon Yahusha sa alapaap para sa mga kaanib sa kanyang iglesia. Kaya kaisa natin si Pablo. Yan ang rapture. Pinutukoy ni Pablo Huri ang pagpapakita para sa, yan ang unang event na magaganap. Pagdating po ng ating Panginoon Yahusha, ang una niyang pagdating sa alapaap, makikita natin siya kay ni Pablo. Sabi niya, buhat ngayon nakataan na sa akin yung puto ng katwiran. Hindi lang sa kanya, kundi pati na doon sa ibang naghahangad sa kanyang pagpapakita. Sino magpapakita? Ang ating Panginoon Yahusha. Kaya kung may pag-asa tayo dahil sa pananampalataya, hindi po man nangyayari, panatag na tayo. Hindi po man nagaganap, sigurado na tayo. Let us go back to the last verse that we read, Hebrew 11. Sabi po niya, ang pananampalataya, ang katiyakan ng manamatatanggap natin, ang mga bagay inaasahan natin. Hindi ba yan ang ating inaasahan din, yung pag-asa ni Pablo? Pag nakita ng Panginoon sa alapap, yun ang inaasahan natin. Pero tayong ganong pananampalataya ho, mga kapatid, ibig lang sabihin ang ating pag-asa na pakatibay. Sabi nga, pumikit man ang ating mata, nakasisiguro tayo na yung bagay na hindi pa nagaganap, makakamta natin yun. Yung bagay na hindi pa nakikita natin, matatanggap natin po yun. Ano pa sabi niya? Dahil sa pananampalataya ng mga niluno natin, kinalugdan sila ng Diyos. Kaya mahalaga pa pananampalataya? Opo, napakahalaga po niya. Napakahalaga ng pananampalataya. Doon nalulugod ang Diyos. Ano pa sabi? Dahil sa pananampalataya, alam natin ang sanglibutan ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya mga bagay na nakikita natin ay galing sa mga hindi nakikita. At tayo ba? Nandoon ang lalangin ng mundo, wala tayo doon. Maging si Adan at Eva, wala sila ng lalangin ng langit at lupa. Wala pa sila ng lalangin ng mga hayop at dagat at sa kayuong mga pulo, mga iba't ibang mga pananim. Wala pa si Adan at Eva noon. Pero bakit tayo sumasampalataya? Sabagat alam natin nang nangako at ang gumawa noon ng Diyos eh. May pananampalataya tayo. Kaya para sa atin, ang paglalam, totoo. Pero para doon sa ibang mga pilosopong tao na anti-biblico, ayaw maniwala sa Biblia, mga libre sa doon, mga free thinkers, para sa kanila, yan ay wika, yung bunga lang ng Big Bang Theory, sumabog ng pagsabog, nagkaroon ng pulo, nagkaroon ng dagat. E ang sabi ni Pablo roon sa Ebreo, bawat bahay ay may nagtayo. At ang nagtayo o gumawa ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Sige nga, kung tanungin natin sila, ba't kaya may bahay? Ang ibig bang sabihin, tumubo muna yung haligi? Maya-maya tumubo yung sahig? Maya-maya tumubo ang mga dingding? Maya-maya ay umusbong ang bubong? Ang laki ng mga depresyo ng tao. Pagkayo ng paniniwalaan. Kaya sabi ni Pablo, may nakarating sagot ang Biblia. Sabi ni Pablo, bawat bahay ay may nagtayo. Bahay ng posporo nga eh. May gumawa eh, di ba? Bahay ng gagamba, may gumawa eh. Gagambang gumawa, di ba? E lahat pa kayo ng bagay. Sinong gumawa ng langit? Sinong gumawa ng mga bituin? Ng buwan at araw? Sinong gumawa ng three layers ng heaven na yan? Tatlong layers ng heaven. At ang pinakapangatlo, ayan ang naroon, ang bayang bal sa ikatlong layer ng langit. Ikatlong langit, sabi ni Pablo. Kaya tayo, ang sabi ng Biblia, ang mga bagay na nakikita natin, ayun, e galing ang mga hindi nakikita. At may bundok, galing yan sa hindi natin nakikita. Sino ba hindi natin nakikita? Ang Diyos, ang salita ng Diyos. Hindi rin natin narinig, kaya lang natin
sinamantaya ng pinasulat niya sa Biblia. Kaya yung may papatataya para sa atin, totoo ang sinabi ng Diyos. Kaya sinasampalatayan na natin. Di ba mga kapatid? Ganyan po tayo, mga iglesia ni Yahusha. Kaya ang tanong natin, pinatunayan ba ang halaga ng pananampalataya ng mga unang tao? Masahin natin next slide. Sa Hebrew 11:5-6. Tama, correct. Dahil sa pananampalataya, hindi namatay si Enoch, kundi dinala siya sa langit. Hindi na siya nakita pa dahil dinala siya ng Diyos. Ayon sa kasulatan, dinala siya dahil nalugod ang Diyos sa buhay niya. Hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang tao walang pananampalataya. Dahil ang sino mang lumalapit sa kanya ay dapat maniwalang Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa kanya. Pinatunayan ba ng mga unang tao ng Diyos ang kahalagahan ng pananampalataya? Opo. At mayroon ba silang napala? Opo. Napakadakila ng pagpapalang kanilang pinamong. Sinong isa sa mga ehemplo? Si Enoch. Si Enoch ay isa sa mga tao na hindi na nagdanas ng unang kamatayan. Ano nangyari sa kanya? Dinala siya sa langit. Sino nagdala? Ang Panginoon Diyos. Bakit? Sabagat ayon sa kasulatan, dinala siya dahil nalugod ang Diyos sa buhay niya. Ano ibig sabihin? Sa paraan ng pamumuhay niya, nalugod sa kanya ang Diyos. Bakit? Dahil yon sa kanyang pananampalataya. Kaya mahalaga pa pananampalataya? Opo, pinatunayan niyan sa naging buhay ni Enoch. Sipin niyo, napakasarap niya. Yan bang nangyari kay Enoch, pwede di mangyari sa akin? Pwede! Ang sabi doon, ang darat ng buhay niya na kay Yahusha Kristo, ibabaguin sa isang kisap mata. Hindi ba yan ay malaking pag-asa? Kaya, ang nangyari kay Enoch, maging sa ating Panginoong Yahusha Kristo, namatay siya, binuhay na mabuhay, pruweba ng mga kay Yahusha. Sabi nga, siya ang panganay sa mga binuhay, may kasunod. Kung siyang panganay, mayroong kasunod. Hindi pwedeng sabihin panganay kung walang kasunod. Sino? Yung kay Kristo, Yahusha. Pagdating niya, dinagdang patay, kasama, katulad ng nangyari sa ating Panginoong Yahusha Kristo, binuhay ng Diyos na mabuhay. Ganyan din ang gagawin. Pag nagpakita ng Kristo, Yahusha sa alam hapon, ano din ang pruweba na may mga Yahushan din hindi na rin magdaranas ng kamatayan. Katulad si Enoch, isa sa ehemplo yan, na hindi na nagdanas ng ano, ng kamatayan. Dinala na lang sa langit ayon sa kasulatan. Bakit tayo naniniwala niya ng totoo? Sapagkat tayo may pananampalataya. Ano sa nang walang pananampalataya? Sabi ng Biblia, hindi makapagbibigay lubod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Bakit? Kailangan ng wikang sino mang lumalapit sa Diyos, dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga tao humahanap sa Kanya. Kaya mga kapatid, totoo tayo naghahanap buhay. Pero maging sa panghahanap buhay natin, hinahanap ba natin ang Diyos? Paano natin magagawa yun? Eh, mapanalanginin. Napapasalamat sa Ama. Salamat, Panginoong Diyos. Maraming salamat, Panginoong Yahuwa. Marami ang jobless, pero kami may hanap mo. Salamat po. Katrabaho tayo. Oo, may pagkakataon ka magpasalamat. Magpasalamat tayo sa Diyos. Sapagkat ang bawat sandali na dumaraan sa buhay natin ay hindi mabibili ng salapi. Galing sa Diyos po yan. Bakit tayo ba? Bakit para sa atin yan ang totoo? Sapagkat tayo ng Diyos ang makapagbibigay. Tanging makapagbibigay ng buhay sa atin. Ngayon, mga kapatid, palinsunod po sa ating binasa, ang sabi po yan, ano pa sabi? Ay nagbibigay ng gantimpala sa taong humahanap sa kanya. Yan ay totoo. Naniniwala po tayo dyan ng buong buo. Alam niyo, mga kapatid, kung ating babasahin pa ang nangyari po kay Abel at kay Cain, ano? Alam niyo, alam pong alam niyo, naghandog silang pareho. Ang tinanggap ay yung handog ni Cain, di ba? Ang tinanggap yung handog ni Abel, ibig kong sabihin, yung kay Cain, gusto niya tanggapin ng Diyos, pero itinanggap ng Diyos. Anong ang inihandog nitong si Cain? Ang inihandog niya yung bunga ng kanyang pananim. Eh si Abel,
yung pinakamaganda sa kanyang inaalagaang hayop. Ngayon, ay hindi, alam niyo mga kapatid, tingnan ninyo, noong magkasala itong si Adan at Eva, ito naman ay parang pahiwati, parang may implication, ano? Nung sila yung magkasala, nakita nilang sila'y hubot-hubad. Ang ginawa nila, ay kumuha sila ng dahon ng puno ng igos na pinagtagpi-tagpi at tinutan nilang ikinakip sa kanilang masailang bahagi ng katawan. Pero bago sila pinalayas ng Diyos sa halamanan ng Eden, pag binasa niyo Genesis 3:21, ay gumawa ng kanilang pinaka tawag dito, yung pinaka covering sa kanilang masiselang bahagi ng katawan. At ang ginawa ng Panginoon Diyos po ay balat po ng hayop. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Parang ito yung sada ng akin po, no? Pananaw lang po natin ito. Maaari niyong tutulan, maaari niyong sangayunan. Ay mas matibay kasi yung balat ng hayop kaysa doon sa puno ng igos. Bakit? Eh magdaranas na sila ng katakot-takot na hirap. Magpapagal na itong si lalaki dahil sa kasalanan. At itong si babae naman, magdaranas ng matinding hirap sa panganganak. Di ba? Kaya yun ay paghahanda. At hindi lang yun, mga kapatid. Kaya ang ginamit ng Diyos ay yung balat ng hayop. May implikasyon eh. Dahil sa nagkasala na sila eh. Yung pinili niyong dahon ng igos, hindi lunas yun. May implication o naglalarawan yung balat ng hayop na yun ay, sabi nga, yun ang kailangan. May kailangang mamatay dahil sa nagawa nila kasalanan. Patay ang Diyos ng hayop, patunayan ay nabalatan. Ang balat ay ginawa niyang pinakatabing doon sa maselang bahagi ng lalaki at babae na siya na tema. Hindi kaya ho, yun din ang dahilan. Kaya hindi tinanggap ng Diyos ang handog nitong si Cain. Yan ay suisyon na. Bakit? Eh kasi walang dugo yun eh. Walang buhay yun eh. May buhay din yung halaman, pero walang dugo eh. Samantala itong kalabel, pinakamaganda. Itong inihandog niya ay hayop, may dugo. At alam kong alam ninyo mga kapatid, nang magkasala ang tao, hindi nila kailangan ng halaman. Kailangan nila hayop sapagkat ang hayop may dugo. Pero alam niyo, mga kapatid, alam kong alam din ninyo na Diyos ay mayroong instruction bagamat wala tayong nabasa sa Biblia. Implied po yan na nag-uutos ang Diyos sa mga dalawang magkapatid na maghandog. Pero ang tinanggap na handog, yung handog po nino. Kaya sapagkat may dugo, lumalarawan po yung dugo. Napopurisyado po yun sa dugong tunay na pangtubos ng kasalanan ng tao. Alala ang bagay dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Nakita niyo. Pero hindi lang yon, mga kapatid. Mayroon pang isang dahilan kung bakit hindi tinanggap ng Panginoon Diyos ang handog nito si Cain. Sapagkat ang nilalaman ng kanyang puso po ay masama. Ano katunayan? Ipinatay po niyang kapatid niya eh. Kung pag binasa ko natin, hahabalan tayo. Sumimangot itong si Cain sapagkat ang kanyang handog ay hindi ho tinanggap ng Panginoon Diyos. Kaya pagka ating pong binasa, ay bakit ang wika nakasimangot na sabi ng Diyos? Kung mabuti sana ang ginagawa mo, ay tinanggap ko rin ang iyong handog. Pero alam niyo ang Diyos, mga atin, saan nakatingin? Mabuti alamin natin. Next slide, ganito nakasulat sa unang Samuel. Pero sinabi ng Panginoon Yahuwa kay Samuel, huwag mong tignan ang tangkad at ang kakisigan niya dahil hindi siya ang pinili ko. Hindi ako tumitingin na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na kaanyuhan. Totoo po yun. Di ba? Subukan niyang pumili dyan sa Walmart. Minsan ang mga nasa sa register titinangkap pa mula sa paat ng sa ulo, di ba? Asyano ito, di ba? Talagang hindi nawawala yung racial discrimination hanggang sa paghukom na yata yan. Di ba? Kaya ang sabi nga, totoo kasi nasa Bible yan. Ang tao ay tumitingin sa panglabas na kaanyon
Ngunit ang tinitingnan ko'y ang puso. Ang Diyos nakatingin sa puso, iba sa kanya, ginagawang pagtingin ng tao. Paglabas na kanyuan, pero ang Diyos sa puso. Eh ang Diyos, nababasa niya ang puso ng tao. Nabasa niya ang puso. Itong si Cain. Ano ang nasa puso ni Cain? Mabuti basahin natin itong unang Juan 3. Next slide. 3:12. Ganito po ating mababasa. Huwag natin tularan si Cain. Nakampo ng Diablo. Nakita na Diyos yun. Kaya pinatay niya ang kanyang kapatid. At bakit niya pinatay ang kanyang kapatid? Sapagkat masama ang mga gawa niya at matuwid naman ang mga gawa ng kanyang kapatid. Hindi nakikita ng tao yun. Diyos lang nakakakita. No? Maaring nararamdaman natin ang pagtibok ng ating puso at maaring nararamdaman natin ang pagtibok ng puso ng ating kapwa-tao. Di ba? Pagka pinulsuhan natin at may pulso pa, tumitibok pa puso niya. Pero kung ano nilalaman ang puso natin, Diyos lang ang nakakakita. No? At maging ang ating Panginoon Yahusha, sapagat ang Panginoon Yahusha ay binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Di ba? Kaya ang sabi, huwag niyo tularan si Cain. Bakit? Kampo siya ng Diablo. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Eh, ba't niya pinatay? Pagkat masama ang gawa niya. Kaya nakita ng Diyos sa itong si Cain na may masama siyang lagi. Kaya yun ang nakita ng Diyos. Di ba? Ang nilalaman ng puso ni Cain ay masama. Kaiba sa puso ni Abel. Matuwid naman ang gawa ng kanyang kapatid na si Abel. Kaya nakita ng Diyos yun, mga kapatid. Kaya nung kapag kayo may masamang puso, maghahandog ka sa Diyos. Anong pagturing ng Diyos handog nung taong masama? Next slide. Kawikaan 21-27. Itong ating mababasa. Next slide, sister. Ganitong ating matutunghayan sa Kawikaan. Kinasusuklaman ang Panginoong Yahuwa ang handog ng taong masama. Lalo na kung ihahandog niya ito ng may layuning masama. Nakita niyo ba? Meron layunin siyang masama si Cain. Hindi lang si Cain, sino sa atin ang may layunin masama? Diyos lang ang nakakaalam. Di ho ba? E kung maghandog ang may masamang layunin, ang sabi, kinasusuklaman ng Panginoong Yahuwa. Isipin niyo, naghandog na. Kinasusuklaman pa ng Diyos. E bakit? Gawa ng layon, yung purpose, yung ating layunin ay masama. Kaya tayo maging sa ating pong pag-aabuloy. Kung masama ang hindi aabuloy at mayroon ka namang may aabuloy, ano po? Eh magagalit pagdating sa abuloy yan. Hindi po tayo, diyan tayo lumayo sa institusyon sapagkat in-imbecile nila yung ating home abuloy. Di ba? Alam natin yun. Ngayon dito sa iglesia ni Jesus, may abuloy, hindi masama. Utos ng Diyos yan eh. Ang masama, hindi namin ituro. Sa aba namin. Ano yung sabi? Ano yung sabi nung sa aba namin? Kawawa kami pag hindi namin tinuro yun. Sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa. Ito yung kasalanan. Alam namin mabuti at ikabubuti natin ang pag-abuloy. Sa palatang Diyos ay nalulugod. Totoong nalulugod. Pag hindi namin ituro yun. Tuturo natin yan. Kaya kung masama ang hindi naghahandog, masama rin ang naghahandog pero may masamang layunin. Kaya dyan sa institusyon na pinanggalingan natin, para may hampalakihan, sinong top-notcher? Sinong top-notcher? Ba't yun ang pinag-uusapan natin? Panglabas ang tinitingnan. Kailangan puso ang naghahandog ng bukal sa puso. Yan ang ibig na yun. Yung mga tao na sa institusyon na hindi natin naramdaman eh. Di ba? Na gano'n na, naging salaman na. Karamihan ang ginagawa doon eh. Di ba? Pero yun ang totoo mga kapatid. Kaya, mga kapatid, ano sama ng walang pananampalataya, ang sinong walang pananampalataya, ang sabi ng Biblia ay ganito. Pakinggan natin sa next slide. Sister, itong ating matutunghayan. Ayan. Hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Alam na natin na. Sino mang lumalapit sa kanya, dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng katipala sa mga taong humahanap sa kanya. Ito na.
dahil sa pananampalataya. Hindi namatay si Enoch, kundi dinala siya sa langit. Hindi na siya nakita pa dahil dinala siya ng Diyos. Ayon sa kasulatan, dinala siya ng Diyos sa buhay niya. Di ba yan ang ating nabasa kanina sa unang mga nabasa natin? Binibigyan lang natin ng diin na para tayo makalugod sa Diyos. Kailangan may pananampalataya. E pananampalataya ba tayo? Opo. Kumusta ho ang kalagay ng pananampalataya po na sino nakakaalam nun? Tayo lang at ang Diyos. Ako lang at ang Diyos pagdating sa akin. Pero kailangan po dapat talaga ay tayo magkaroon ng isang matibay na pananampalataya. Tulad po ni Enoch, isipin nyo, nakasama siya doon. Ipinaakit siya ng Diyos, dinala sa Diyos sa langit na hindi nakatikim ng unang kamatay. Sino ba ang halimbawa na nakakitaan ako dahil sa pananampalataya? 11:7, next slide, sister, ganito nakasulat. Dahil sa pananampalataya, hindi ba niya napapansin? Puro dahil sa pananampalataya, dahil, kaya yan ang ating paksa eh. Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari kahit hindi pa niya nakikita. Kaya gumawa siya ng isang barko. Gumawa siya ng isang barko para mailigtas niya ang kanyang sarili at ang pamilya niya. At sa pananampalataya niya, hinatulan ang mga tao sa mundo. Pero itinuring siyang matuwid ng Diyos. Sino pa ang gumawa na hindi pa niya nakikita? Pero dahil sa kanyang pananampalataya, walang dudang ginawa niya. Sino eh? Ano ang umudyok kay Noe? Bakit siya gumawa ng barko? Ang bala ng Diyos. Ano ang kanyang pagturing sa ibinala ng Panginoon Diyos? Yung babala ng Diyos, inuring niyang mahalaga. Ano ang ginawa? Ano ang kahayagan na ang babala ng Diyos ay itinuring ni Noe na mahalaga? Sinunod niya eh. Gumawa siya ng isang barko. Ano lang yun eh? Para mapaghandaan ang pagdating ng dilubyo mundyal, ang bangunaw sa pamamagitan po ng pagpapaulan ng Diyos ng 10 araw at 10 gabi na tuloy-tuloy ng malakas na pag-ulan. Pero ba't niya ginawa yun? Dahil sa pananampalataya. Ano ginawa ni Noe? Pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos. Kaya mga kapatid, maraming babala ang Diyos na nakasulat sa Biblia. Dapat pakinggan po na. Hindi pa nangyayari, kapatid na ministro. Kaya nga pananampalataya, kapatid eh. Hindi ko pa nakikita. Kaya nga pananampalataya eh. Diba? Ano nangyari dahil sa pananampalataya? Anyway, na ituring siya ng Diyos at ang kanyang pamilya matuwid. Katunayan, sila lang ang naligtas. Wawalong paliluwa. Napakakaunting bilang kung iaamding sa napakaraming taong panahon ni Noe. Di ba? Sino pa ang gumawa dahil sa pananampalataya? Ito, hindi natin. Next slide. 11:8-9. Malapit na tayo matapos, mga kapatid. O, mga isang oras pa. Dahil sa, ayun, dahil sa pananampalataya. Ayan na naman. Ha? Dahil sa pananampalataya. Sinunod ni Abraham ang utos ng Diyos na pumunta sa lugar na ipinangako sa umalis siya sa bayan niya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Di ba niya napapansin yun? Dahil din sa pananampalataya, nanirahan si Abraham sa lupang ipinangako sa kanina Diyos. Kahit na sa tolda lang siya tumira na parang isang dayuhan. Tumira rin sa tolda ang anak niya na si Isaac at si Jacob na matagapagmana rin ang pangako ng sino pa ang pinahayagan ng pananampalataya. Gumawa dahil sa pananampalataya, si Abraham. Ano sabi ng Biblia? Sinunod ni Abraham ang utos ng Diyos na ano, pumunta sa lugar na ipinangako sa kanya. Alam ba niya yon? Ang sabi, umalis siya sa bayan niya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi pala niya alam kung saan siya pupunta. Bakit gumawa? Ba't niya ginawa yun? Dahil sa pananampalataya. Nakita niyo, mga kapatid? Kaya tayo, bakit tayo nagbabible study? Dahil sa pananampalataya. Bakit natin iniibig ang kapatid? Dahil sa pananampalataya sa utos ng Diyos. Ibigin tayo yung mga kumakaaway sa ating
umuusig sa ating ipanalangin natin. Bakit natin ginagawa yun? Dahil sa pananampalataya. Nakita yung halaga ng pananampalataya? Saka isa pa, yung si Abraham, pagdating ho sa pagkakaroon ng anak, lako, di ba? Hindi, baog siya ang kanyang asawa, baog ang bahay bata, matanda na, wala na sa edad para siya ay makabuo ng baby. Si Abraham matanda na rin. Nangako ang Diyos dahil sa pananampalataya nagkaroon ng anak si Abraham at saka si Sarah. Imposible. Bukod sa may edad na ay baog pa. Isipin ninyo. Dahil sa pananampalataya. Ito pa, next slide. Ano pa po ang patotoo ng Biblia? Sino pa ang mga kinahayagan ng pananampalataya? Ito, dahil sa pananampalataya. Yun naman ang mga kataga. Hindi natakot sumuway ang mga magulang ni Moises sa utos ng hari. Sapagkat nang makita nila ang sanggol, itinago ito sa loob ng 3 buwan. Dahil sa pananampalataya, nang malaki na si Moises ay tumanggi siyang tawagin anak ng prinsesa ng Ehipto. Dahil sa pananampalataya, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula na parang dumaan sa tuyong lupa. Pero nang sinubukang tumawid ng mga humahabol na Ehipto, nalulod sila. Sino pang kinayagan ng paggawa at pagkilos dahil sa pananampalataya ang mga magulang ni Moises? Ay utos noon ng hari na patayin ang mga sanggol dahil nabalitaan nila na may pinanganak na ito ang magiging kasangkapan ng Diyos para mapalaya ang Israelita mula sa pagkalipin sa Ehipto. Pero anong ginawa nito ang mga magulang ni Moses? Sumuway sa iniutos ng hari. Ano dahilan? Dahil sa pananampalataya. Ano pa? Nang lumaki itong si Moses at na mapag-alaman niya na siya pala hindi talagang Ehipto, kundi siya isang lingkod ng Diyos na Ebreo. Isang Israelita siya. Anong ginawa niya? Dahil sa pananampalataya ng malaki na si Moises, ang wika'y tumanggi siyang tawagin anak ng prinsesa ng Ehipto. Sipin niyo. Ano pang pahayag ng Biblia? Dahil sa pananampalataya, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula na tumadaan sa tuyong lupa. Isipin niyo kung tayo nandoon, na corner ka na, wala ka nang mapapuntahan. Ang kaharap mo na lang ay dagat na mapula. Dagat na pula, ano? Diba? Diyos ko. Diba? Pag nakita nyo, siguro, tarantan na tayo nun. Pero, dahil po sa pananampalataya, sabi ng Biblia, ang mga Israelita dumaan sa dagat na pula, parang dumaan sa tuyong lupa. Siyempre ninyo ang nagagawa ng pananampalataya. Yung mga walang pananampalataya, nang sinubukang tumawid ng mga humahabol na Ehipto, nalunod sila. Bakit? Kalaban sila ng pananampalataya sa Diyos. Ayaw nila mawala sa Diyos. Sinasamba nila mga Diyosan, di ba? Si Paraon, magkasakit yung anak niya, inandugdug sa Diyosan. Ang Diyos ng Israel, tunay na Diyos. Na siyang Diyos din natin, si Yahweh. Kaya, nang sila ay humabol, mga Ehipto, so, kung hindi sila sumasampalataya, nalunod sila. Yun ang kahalagahan ng pananampalataya ni Moises at ng bayang Israel. Kaya kung mayroon man tayong dapat na pakaingatan at payabungin ang ating hong pananampalataya, mga kapatid. Sino pa kinahayagan ng pananampalataya? Ito ba? Pakinggan natin. Next slide. Ay, nasabi ko malapit na matapos. Dahil, ito na naman, dahil sa pananampalataya, gumuho ang mga pader ng Jericho matapos itong ikutan ng mga Israelita sa loob ng 7 araw. Dahil sa pananampalataya, tinulungan ni Rahab na babaeng bayan ng mga Espiya at hindi siya pinatay kasama ng mga kababayan niyang suwail sa Diyos. Kailangan ko pa bang magbigay ng maraming halimbawa? Kakapusin ako, sabi ni Apostol Pablo, kakapusin ako ng panahon kung isa-isahin ko pa
ang mga ginawa ni Gideon, Barak, nila Barak o Barak, Samson, Hepta, David, Samuel at ng iba pang mga propeta. Dahil sa pananampalataya nila, nilupid nila ang mga kaharian, namahala sila ng may katarungan at tinanggap nila ang mga ipinangako ng Diyos. Dahil sa pananampalataya nila, hindi sila ginalaw ng mga leon, hindi sila napasok sa nagliliyab na apoy at nakaligtas sila sa kamatayan sa pamamagitan ng espada. Ang iba sa kanila ay mahihina. Pero pinalakas sila ng Diyos at naging makapangyarihan sila sa digmaan at nilupig ang mga dayuang hukbo. Sino pa ang kinayagan ng pananampalataya? Ang mga Israelita. Ano ang ginawa nila? Kanila bang bomba ang Jericho? Alam niyo mga kapatid, ang yan pong sabi nga, ayon po sa study.com, 10,000 years ago, ang Jericho, yung Jericho na yan, na siyang giruho ng Diyos, nang sumunod ng Israel sa instruction ng Panginoong Diyos. 10,000 years ago po, ang Jericho ay isa sa pinaka makapangyarihang siyudad sa lupain na Kanaan, na yan ay sa ngayon ay nasa Middle East po, na kung saan ang makabago ang modernong Palestina at Israel ay naroon. Yan ang dating Jericho mga kapatid. Sipin nyo, noong panahon yan, isa yan sa makapangyarihang bansa. Diba? Pero ang sabi, gumuho ang mga padal ng Jericho matapos ang ikutan ng mga Israelita sa loob ng 7 araw. Kung hindi dahil sa pananampalataya, pwede na i-question ang mga Israelita. Bakit po 7 beses kami iikot? Ha? Ito, asa doon sa 7 araw, ay 7 beses lang iikot pa rin at sisigaw sila at saka tutunog yung pakakagugo. Ba't nila nagawa yun? Dahil sa pananampalataya. Ito sino pa? Itong si Rahab. Sino itong si Rahab? Isang Kananiya. Alam niyo kasi, kay Rahab naman, nag-utos itong si Josue ng mga tiktik ano. Bali ba tumuloy ito sa bahay nitong si Rahab? Yung si Rahab, isang babaeng bayaran. Yung mga espiya ni Josue na inutusan niya na pag-alaman itong hari ng Kanaan, ng Jericho, na pumunta sa bahay nitong si Rahab. Kaya, nag-utos itong mga, itong si ang hari, nag-utos siya ng kanyang mga tauhan, pinapunta sa bahay ni Rahab. At tinanong, tumuloy dito sa bahay mo ang dalawang espiya para espiyahan itong lupain ng Jericho at ang Kanaan. Inamin naman ni Rahab, pag binasa ninyo, ano, ay clear na lang natin. Inamin niya, oo, pero niligaw niya. Sabi niya, dumaan niya sa bahay ko, pero sila ay tumuloy doon sa lugar na yun. Iniligaw niya. Sarili niyang kababayan, no? Sapagkat ito hindi naman Israelita ito, eh, si Rahab. Ito isang Kananiya, taga-Kanaan. Iniligaw niya. Eh, ang Jericho, sako po yan, syudad yan. Isa sa mga syudad doon. Kumbaga sa lalawigan po ng Kanaan. Ngayon, bakit po niya nagawa po yan? Alam nyo mga kapatid, kung atin hong babasahin ang kasaysayan po itong si Rahab, ang sabi niya, sapagkat ang Panginoon na inyong Diyos, yan ang Israel, sapagkat ang Panginoon na inyong Diyos, sabi niya sa dalawang espiya Israelite, ay isang Diyos sa langit at lupa. Pag binasa natin ang Job 2:1 hanggang 14. Kaya ito si Rahab, kahit ito yung taga-Kanaan, Kananiya siya. Hindi siya Israelita. Ano? Pero pinagtanggol niya. Bakit? Dahil sa pananampalataya. Ano yung pananampalataya niya? Sapagkat ang inyong Diyos, sabi niya, ang Diyos ng mga espiya o Israelita, ang isang Diyos ng langit at lupa. Ibig sabihin niya, tunay na Diyos. Kaya alam niyo, hindi nang sakupin ng Israelita ang Kanaan, ang Jericho at Kanaan. Hindi ho sila napahamak. Itong pamilya, kasambahay, magulang nitong sila. Kaya sabi ni Pablo ngayon, ho, ikakapusin ako ng panahon kung iisa-isahin ko pa mga ginawa nila Gideon. Sino yung walang lakas pero nagkaroon ng lakas, pinalakas ng Diyos? Itong si Samson. Di ho ba? Nung maputol yung buhok niya sapagkat siya yung isang Nazarites. Na dahil sa kanya, sa alindog nitong si Delilah, inaakit siya.
sana siya. Nang magpakumbaba siya, nung siya ay pinatulan, nung dinala ng isang bata doon sa isang lugar na nahawakan niyang haliging magkabila, ay doon pinalakas siya ng Panginoon Diyos. Binigyan siya muli ng lakas. Pinatawad siya ng Diyos. Ang kamatayan niya naging tagumpay. Nalipon ang mga ng api sa kanya. Kaya ayan, pati yung nagliliyab na apoy, yung tatlong ebrio, dahil sa pananampalataya, di ba? Hindi kami sasamba dyan sa Diyos Diyos sa inyo. Sa iligtas mga kamitindi ng aming Diyos, hindi kami sasamba dyan. Dahil sa pananampalataya, hindi sila ginalaw, hindi siya sila ginalaw ng mga liyon. Sino yan? Si isa na, si Daniel. Diba? Gutom na gutom yung mga liyon, pero dahil sa pananampalataya niya, panindigan niya sa Diyos, hindi man lang siya nagalusan. Kaya mga kapatid, tayo, ito, kay Gideon pa, naging makapangyarihan siya sa digmaan at nilupig ang mga dayong hukbo. Ilan lang ang tauhan ni Gideon? 300. Laban ay libo-libo. Pero nagtagumpay sila. Hindi dahil sa lakas nila, dahil sa kanilang pananampalataya sa magagawa ng ating Panginoon Diyos. Kaya mga kapatid, lahat ay nangyari dahil sa pananampalataya. Bago natin matamo ang ipinangako ng Diyos sa atin, ano muna mararanasan natin? Next slide po. Ganito na kasulat. Verse 1. Tandaan mo ito. Magiging mahirap ang mga huling araw. Yan ang tandaan natin mga kapatid. Magiging mahirap ang mga huling araw. Noong pa para sa atin totoo yan. Bakit? Nangyayari kasi sa lahat ng sinabi ng Diyos. Sa nakasulat sa Biblia. Kaya tayo, hindi man natin nakikita pa, hindi pa man nangyayari, totoo na para sa atin, dahil sa ating pananampalataya. Di ba totoo yun? Pero ano ang pinaalaala ni Diyos sa atin? No? Sa pamamagitan ng apostol na si Pablo, 1 Corinto 1:2, Kapitulo 15. Next slide. Ganito nakasulat. Mga kapatid, nais kong ipaalaala sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. Yan ang aral na Diyos sa Biblia. Ito ang aral na inyong tinanggap. At hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo sa pamamagitan ito. Maliligtas kayo kung panghahawakan ninyong mabuti ang ipinangaral ko, maliban na lamang kung hindi talaga tunay ang inyong pananampalataya. Anong paalaala sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Apostol Pablo? Ang aral na ating tinanggap. Ano dapat to? Panindigan natin yun. Sampalatayanan natin yun. Bakit? Sapagkat sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa mga magandang aral ng Diyos sa Biblia, ay maliligtas tayo. Ano dapat doon? Eh? Pangawak natin. Ano pangawak? Mabuti. Ano lang ang eksepsyon? Maliban na lang kung hindi talaga tunay ang inyong pananampalataya. Kaya mga kapatid, at mga kaibigang nakikinig sa ating Bible study ngayon, may tungkulin tayong alamin, yakin kung ang ating pananampalataya ay tunay. O, kaya tayo ay nag-aaral para ating malaman ang ating pananampalataya. Iniambing natin sa iba para ating matiyak kung ang ating pananampalataya ay totoo. O, mga kapatid, at andam po natin yan. Kaya alam natin na nang mangyari ito sa institusyon, hindi sapagkat ginusto na ng ni naman sa atin. Hindi. Nangyari yan sapagkat nakasulat na. Na ang sabi sa Isaiah 24:14, oh, doon sa, it's not included there, sister, na doon ang wika sa ends of the earth, sa silangan, sa mga pulo ng dagat, mayroong kataksilang mangyayari. Nangyari yan. Nung kasagsagan ng pangdiriwang ng 100 years ng iglesia. Magsak ang marami dyan. Nagtira ang Diyos ng napakakaunting labi. Sinuriho natin yan sa patnubay at sa ating pagdalangin sa Ama. Binaunawa sa atin ng Diyos ang Kapitulo 1 ng Isaiah. Natupad yung nakasulat doon. Kaya tayo ay sumasampalataya. Nangyari ito, hindi natin pinlano. Ito ay katuparan ng salita ng Diyos. Kaya sumasampalataya ng bumubuo dyan. Dahil sabihin nila, hindi kayo tunay. Alam niyo, nakaranas niya si Pablo.
Tingnan niyo sabi ni Pablo. Hindi kayo ang wikang tunay. Ben, napakinggan natin ang sabi ni Pablo. 9:1-2. 1 Corinto, next line, sister. Ganito po ang ating mapapakinggan, mga kapatid. Ayan. Hindi ba malaya ako, sabi ni Pablo? Hindi ba isa akong apostol? Hindi ba nagpakita mismo ating Panginoong Yahusha? Hindi ba dahil sa akin kaya kayo naging mga mananampalataya? Kahit hindi man ako kilala ng iba pang, ng iba bilang apostol. Napapansin niyo ba yun? Kahit hindi man ako kilalanin ng iba bilang apostol, alam kong kikilalanin ninyo ako dahil kayo mismo ang katunayan ng aking pagiging apostol. At dahil sa aking kalagayan, kayo ay nasa Panginoon. Hindi ang wika kayong totoo, kayong napakakaunting labi. Hindi kayong totoo. Yan din ang sinabi ni Pablo. No? Hindi ba, ang sabi niya, hindi ba isa akong apostol? Hindi ba nagpakita mismo sa akin ang ating Panginoong Yahusha? Ano sabi niya? Hindi ba dahil sa akin kaya kayo naging mga mananampalataya? Alam ko ang wika. Alam kong kikilalanin ninyo ako dahil kayo mismo ang katunay ng aking pagiging apostol. Pero ano sabi niyo sa unahan? Kahit hindi man ako kilalanin ng iba bilang apostol, kaya para sa iba, marami yung iba. Ayaw nilang paniwalaan si Pablo apostol. Pero kayo ang wika, ang katunayan ng aking pagiging apostol. Bakit? Dahil sa aking pangangaral, kaya ka ngayon ay nasa Panginoon. Kaya, kung si Pablo ay hindi apostol sa iba, pero doon sa mga naging bunga ng gawain niya, sila ang pruweba, sila ang nagpapatunay, sila mismo ang katunayan ng pagiging apostol ni Apostol Pablo. Anong ating pinangahawakan? Hindi sariling opinion. Ang hula sa kapitulo 1 ng Isaiah. Napakaunting labi ang itinira ng Panginoon. Yan ay dahil sa ating pananampalataya na nananalig tayo. Alam niyo kasi mga kapatid, sabi nga sa aklat ng Mangaral, ang nangyari noon ay nangyayari din ngayon. Kaya sabi nga, history repeats itself. Nakita niyo? Kaya pag binasan nyo ang detalye ng Kapitulo 1, sila ay sasama sa mga tulisan na magnanakaw, mahilig sila sa suhol, regalo, papatay sila, sila ay hindi nila didinggin ang daing ng byuda, hindi nila bibigyan ng patas na laban o kaya ay ng katarungan ng mga ulila. Kaya magpapalit ang Diyos, maglalagay siya ng mga pinuno na gaya ng dati. Tingnan nyo ngayon sila. Dumadaing ang mga miyembro. Pero dumadaing pero sumunod. Nakita nyo? Yun ang sinasabi ni Pablo. Maliban ako hindi tunay ang inyong pananampalataya. Hindi na ako eh. Wala na doon. Ayos. Patawarin tayo. Pero nandoon ang Diyos sa napakakaunting labi. Doon sa itinira niya. Doon sa itinira niya. Kaya dahil sa ating pananampalataya niya, pumirmi tayo. Mamalagi tayo. Huwag tayong mag-alinlangan. Yakapin natin ang totoo. Yakapin natin yung ebanghelyo na ating tinanggap sa awa at tulong ng Panginoon Diyos. Kaya mga kapatid, ano ang kinamatayan ng mga unang lingkod ng Diyos na ito rin ang dapat natin maging paninindigan? Pakinggan natin, 11:13. Pakinggan natin dito sa every next slide. Ang lahat ng taong ito'y sila Abraham, Noe, sila Jacob, sino pa mga una, sila Samson, sino pa mga lingkod ng Diyos. Lahat ng tao ito'y natay na sumasalatay. Hindi man nila natanggap ang mga pangako ng Diyos noong nabubuhay pa sila. Natitiyak naman nilang darating ang araw na matatanggap nila ang kanilang hinihintay. Itinuring nilang mga dayuhan ng sarili nila at naninirahan lang sa mundo ito. Nawa, ganito rin ang ating maging paninindigan. Namatay ang tatlong Ebreo. Namatay sila Abraham, Isaac, Jacob. Namatay ang mga unang lingkod ng Diyos. Kinamatay nila taglay ang pananampalataya. Ano sabi ni Pablo? Hindi man nila natanggap ang pangako ng Diyos nung nabubuhay pa sila. Pero ano sabi? Bago sila namatay, natitiyak naman nilang darating ang araw
matatanggap nila ang kanilang hinihintay. Anong pagturing nila habang sila'y naglalakbay sa mundong ito? Itinuri nilang mga dayuhan ng sarili nila at naninirahan lang sa mundong ito. Sojourner lang po sila. Yan din tayo. Hindi ito ang sarili nating bayan. Ang sa atin ay ang bayang para. Yan ang mga taglay ng mga mananampalatay noong una, maging na mga apostol na pinatay ang iba, mga nilupig at mga pinagkusig, namatay silang taglay at taon sa kanilang lipina ng buhay at matibay na pag-asa pagdating ng Panginoon na kunya sa alapan. Kasama sila sa mabubuhay. Ang darat ng buhay na kayong siya, bababuhin sa isang tisang mata para magmana ng kaligtasan. Kaya mga kapatid, ating pong sampalatayanan ang mga katotohanan narinig natin. Napakahalaga po ng pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, tayo po ay magtatamo ng pangako ng Diyos. Tumayo kayo, tayo mananalangin po. Ama namin Diyos, salamat ng marami sa iyo sapagkat ang mga katotohanan ito ay kailangan namin sapagkat ang mundo larawan ng kawalan ng pag-asa. Kami naglalakbay pa, kaya ang hiling namin sa iyo, kami huwag mong pababayaan. Sumasampalataya kami. Ang pagsubok ang nagpapatatag ng aming pananampalataya. Kaya kami, ginagayak mo ang aming mga sarili at ang aming isipan upang ano pa man ang dumating na pagsubok. Ito'y aming pong tatanggapin sapagkat ito ay pabor sa amin. Pinatatatag at pinatitibay ang aming pananampalataya upang huwag matinag kami at ang aming hangarin ay magkaroon ng katuparan na kami makasama sa magtatamo ng mga pangako sa salamat po ng marami, Ama. Pinalalakas mo ang loob namin. Binibigyan mo lagi kami ng inspirasyon at sana'y mamalagi pa kami magbuhay upang kami po ay maging kasangkapan mo pa sa aming kapwa. Sumasampalataya kami ang basbas. Iginawad mo na sa pamilya ng mga anak mo, maging sa aming mga panauhin, maging sa sangkatauhan sa mundo, maawa ka po. Mabigyan din sila ng pagkakataon para makapakinig sa iyong mga aral. Ang lahat ay dalangin namin sa ngalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Salamat ng marami sa Diyos at maraming sa inyo po nagtiyaga at mga kaibigan sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Hanggang dyan po at tayo natatapos.